Ang ating mga guro ay isa sa ating mga stepping stone tungo sa ating tagumpay. Dahil ang ating kaalaman tungkol sa mga iba't ibang bagay ay natutunan natin sa kanila. Well, meron ngang internet ngayon na pwede mong isearch sa Google ang mga gusto mong mahanap. Pero syempre, hindi ka magkaka-idea kung paano ito gagawin nang walang magtuturo sa'yo, lalo na noon na kulang sa teknolohiya. Ang gurong ito ay itatago natin sa pangalang Mr. Owen. Si Owen ay mabait, mapagmahal na anak sa kanyang magulang at pangarap na makapagturo o makapag-inspired sa maraming kabataan. Subalit ang pangarap na ito ay biglang naglaho dahil sa isang bagay na nagpabago ng kanyang paniniwala. Hello mga katribya, isang bagong video na naman ang inyong masasaksihan na tiyak na masasabi niyong napakalupit ng ating mundo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ko pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na at click ang bell icon para ma-notify ka kung may bago akong upload. Si Owen ay mula sa isang hindi karangyaang pamilya. Pinalaki sila ng kanyang mga magulang na may pagsusumikap sa buhay at may pangarap. Nung 7 taon si Owen, nakakita siya ng mga batang lansangan. Bumibili ito sa isang tindahan subalit hindi nila mamanggit ang bibilin dahil kulang sila sa kaalamang bumasa. Naawa si Owen sa mga bata dahil pinagalitan sila ng tindera dahil hindi maunawaan ng tindera ang gustong nilang bilin at pinaalis ang mga ito. Dito nagsimula ang kagustuhan ni Owen na maging isang guro. Kaya naman, simula noon ay pangarap na ni Owen ang maging isang guro para makapag-inspire na maraming batang kagaya niya. Pangarap din niyang magturo sa mga batang naninirahan sa lansangan. Kaya naman, matapos siyang mag-high school, ay agad siyang nag-aral sa kolehiyo. Hindi sinayang ni Owen ang bawat taon na dumaraan sa kanyang buhay. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aaral. Halos hindi na siya naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nag-aaral si Owen, ay masayang-masaya siyang nag-aaral sa kolehiyo dahil pangarap niya ang kanyang tinutupad. Magaganda ang kanyang mga grades at naging dahilan ito para maging honoror siya pagka-graduate niya. At hindi lang yun, nag-top 5 pa siya sa board exam. Matapos siya makuha ang kanyang lisensya sa pagiging guro, ay agad siyang nag-apply ng guro sa isang sikat na universidad dito sa Pilipinas. At syempre, dahil sa maganda ang record niya sa kolehiyo, ay agad siyang natanggap. Masayang-masaya si Owen na umuwi sa kanilang bahay ng araw na ito para ihatid ang magandang balita sa kanyang magulang. Dumating ang araw ng pasukan sa universidad na ito at na-inassign siya na magturo sa kolehiyo sa second year college. Excited na excited siya sa unang araw na iyon at pagpasok niya sa classroom, nagtinginan ang lahat ng estudyante sa kanya habang naglalakad siya papunta sa harapan at nagsigawan na, "Hoy classmate, hindi dyan upuan natin, dito." Sabay tawanan. Sabi ni Owen, "Ako nga pala si Mr. Owen, ang inyong guro, at magsitahimik kayo at umupo." Si Owen ay may height na 4'11 at may kapayatan, at dahil sa bata pa siya ay wala sa itsura niya ang isang guro. Agad naman nagsiupo ang kanyang mga estudyante at huminga ng malalim si Owen at nasabi sa kanyang sarili na ganun pala kadali yun, kala ko mahihirapan ako. Pinakuha niya ng papel at ballpen ang kanyang mga estudyante upang kopyahin ang kanyang mga isusulat sa whiteboard. Pagtayo niya para magsulat ay agad na nagdaldala ng mga estudyante at sinabihan niya ang mga ito na kung hindi sila magiging matino ay maaari niyang ibagsak lahat ng kanyang estudyante kung nanaisin niya. Subalit hindi siya pinansin ng kanyang mga estudyante. Dahil sa liit ng height ni Owen, tuwing makakasalubong niya ang kanyang mga estudyante ay tinatawag siyang Mr. Nano o Mr. Owen Dwarf. Sa una ay pinagwawalang kibo na lamang ni Owen ang lahat ng pangbubuli sa kanya ng kanyang mga estudyante. Isang araw, habang papauwi si Owen galing sa eskwelahan na kanyang pinagtuturuan, ay may nakasalubong siyang 5 estudyante na nakatakip ang mga muka. Sinaktan siya ng mga ito at hindi na ginalang. Ang mga estudyante na ito ay alam niyang sa paaralan niya
nag-aaral. Dahil dito, nag-report si Owen sa principal at inalam kung sino ang mga ito. Subalit hindi nila nalaman kung sino ang pasimuno sa nangyari sa kanya at sino ang grupong ito. Naging dahilan ito upang mangliit ang tingin ni Owen sa kanyang sarili at ma-stress. Tinanong ni Owen kung bakit ginagawa sa kanya yun ng kanyang mga estudyante. Ang hangad lamang niya ay magturo at mag-inspired ng mga tao. Subalit ito pala ang sukli sa kanyang mga gustong gawin. Dahil dito, bumaba ang tingin ni Owen sa kanyang sarili at nag-resign sa pagiging guro. Sabi niya sa kanyang sarili na buong buhay ay ginugol ko sa pag-aaral ang aking buhay para maging isang guro. Subalit ganito lang pala kahinat na ng lahat ng aking pinaghirapan. At dahil dito, nagpasya siyang maging isang tricycle driver na lamang. Hindi man siya naging masaya sa kanyang pasya, subalit ito na lamang ang tanging naisip niya upang pawiin ang pangit na karanasan na kanyang naranasan. Halos isang dekada na din ang nakaraan na mangyari ito kay Owen, subalit ang baba ng tingin niya sa kanyang sarili ay nanatili pa rin at ang ginawa sa kanya ng mga estudyante sa paaralan na kanyang pinagtuturuan ay sariwa pa din sa kanyang alaala. At si Owen naman ay nagdadrive pa rin hanggang ngayon ng tricycle. Maaga man sumuko si Owen sa kanyang pangarap at kanyang profesyon, pinanghinaan man siya ng loob, alam kong mabuting tao si Owen, ang malilang, ang mapanghusgang tao sa ating mundo. Pero sana ay pinaglaban ni Owen ang kanyang pangarap. Ang karanasan na nangyari kay Owen ay ilan lamang sa nangyayaring kalupitan sa ating mundo. At yan nagtatapos ang ating kwento. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout muna sa mga sumusunod.